10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 Secrets, turn to pick. Ten seconds remaining. Radiant team pick. Tiny. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Elder Titan. Team Secrets, turn to pick. Faceless Void. Five seconds remaining. Team Secrets, turn to bad. Shadow Shaman. And we are back, mga sir, ayun o. Pag-iba may nakakagat tayo dyan. Share, yung habang share. Habang draft. Oo, habang draft, Dota Plus. Game agad. Gigil na kami. Isang Dota Plus. Kailangan lang nila i-share yung live stream natin. Mm-hmm. Para ano? Gigil na kami. Yan, talaga. Easy Dota Plus. Ano daw ang full name ni Ate Lai? Full name? Aliza Kyle Santiago. Kyle? Oo, Kyle ako. Kyle. Parehas wala kayong Kyle ni ano? Ni Kyle. Oo, dalawa kayong Kyle. Pero wait lang yung giveaway ha. Pag-giveaway kagad tayo para na... Para ganahan naman. Para ganahan. Ginaganahan ka na ba magkasalo? Siyempre. Yan! Mamaya sali ako sa Arcane. Yun o. Sumasali pa sa mga giveaway. Pero ito ha, yung last series natin ngayong araw, upper bracket po ulit. Ayan o, share nyo, share with friends. Ayan. Para manalo kayo ng Dota Plus. Sali na kayo dyan mga sir. I-share nyo lang yung live stream natin eh. Nakatulong na kayo sa amin, may chance pa kayo manalo, di ba? Ito na nga po, yung upper bracket natin na quarterfinals. Kanina, nag-advance na po yung Virtus Pro against sa LGD. Sabi ko sa inyo eh. 2-0 VP, di ba? Ito naman ngayon, eHome and Team Secret. Kung sino mananalo dito, kakalabanin yung Virtus Pro. Pero ito ha, yung eHome, ito yung parang surprisingly na maganda yung performance dito sa ating tournament. No? Oo, simula pa lang nung Bucharest Minor, talaga nagstay sila sa upper bracket. Oo. At sila na nga yung nag-champion. Oo, ngayon, ito pinapatunayan nila na hindi lang sa mga tier 2 teams kami malakas. Oo, pati dito, sa tournament na to, nako, Diyos ko, tinalo nila yung Fnatic kahapon. Sobrang ganda nung laban nun, mga sir. May chance yung Fnatic na manalo. Kaya lang. Kinulang. Kinulang lang. Grabe yung performance nila dito sa Chongqing Major, eh, diba? Napakaganda. While ito namang Team Secret, runner-up sila sa Kuala Lumpur Major. Maganda rin yung run nila nung Kuala Lumpur.
Plus ngayon, pinapakita nila din na hindi kami basta-basta. Tinalo po nila yung Team Liquid po kahapon. Oo, Liquid. Uy, solid. Na sobrang bilis ng mga laban, di ba? Yun yung pinaka kakaiba doon. Beauty and the Beast. Uy! Nagsakasalita, si Taba. Sino ba yun? Si Kuya Nikyan, malamang. Si Kuya Nikyan. Pero i-share nyo na yung live stream natin, mga sir, ha? Kahit konti lang, share nyo naman. Oo. Oh. At least, magkakaroon pa kayo ng chance manalo. Oo, ilang minutes yun? 10? Ah, 5 minutes lang. Yeah, no? Pero sumali bilis na po kayo. Lang. Yung mga nandito sa ating live stream, may chance kayo manalo dyan. And tingnan natin. Eto na. Oy, Darkseer, yung third pick dito ng E-Home. Elder Titan, Faces Void, Darkseer, Team Secret naman, Tiny Shadow Shaman. Na-open yung yung Elder Titan. Yung Elder Titan po kasi, isa siya sa mga high pick dito ng E-Home. Pag open yan, matik yan, ipipick ng E-Home. Oo, tsaka lalo ngayon sa Chongqing Major, napaganda ng impact ng Elder Titan as boss 4. Oo, and grabe kasi yung Astral niya, yung damage, naku po, Diyos ko, ang sakit. Kayo, no? Oo, nakita niyo naman yung kay GH against sa, ba yung kalaban nila noon? Yung sobrang sakit na yun, yung mantika na sila matalo. Pango, the Pango. Oh, the Pango. Mm. And eto, Doom! Para sa Secret, naku, nilalabas na. Favorite mo to eh. Oo naman. Naganda rin yung pick ng E-Home, so... Spam lang ng Ion Shell sa dito sa Faceless Void tsaka Elder Titan. Sakit na nun. Oo. So, tingnan natin ha. Secret. Picking Doombringer. Maganda naman itong Doombringer. At least, pag once na makita mo yung Faceless Void, unahan mo lang, di ba? Oo, Doom agad. Disable agad. Disable ka agad yan. Hindi makapag-Chronosphere. Pero, depende yan. Unahan na lang. Kung makakronosphere naman siya, may mga follow-up damage eh. Itong Elder Titan, yung kanyang ultimate, pasok na pasok sa Chronosphere yan. Darkseer, na merong wall into vacuum, di ba? Grabe rin yung mga ganun na kombohan yan. Kombohan dito ng E-Home. Pero itong Doom, medyo tanky din naman siya eh. So, pwede rin siya. Napakaganda rin naman na offlane hero yan. Yan. Pero may sabihin ako sa inyo mga sera. Kung napanood nyo po yung vlog natin, sabi ko magcha-champion Virtus Pro, no? Ikaw, sino yung sabi mo magcha-champion doon? Kalimutan ko eh. VP ata, sabi ko. VP? Oo. Oh, pero kasi may mga ibang tao ha, na sabi magcha-champion daw Liquid. Ikalaban ng TNC bukas yung Liquid eh. So, nasa Liquid ba yung si Kuya? Hindi ko sasabihin si Kuya Nick yun ha. Pero parang gano'n na nga. Talaga. Oo, sabi niya magcha-champion daw Liquid. So... Nakampihan niya kaya yung Liquid bukas? Tingnan natin! BRB dinner daw. Bukas mga sir, malalaman niyo yan. TNC versus Liquid bukas na po yun. Uy, solid napaka-solid na laban. So make sure na manood kayo dito ha. Matik, saan pa ba kayo manonood? Dito na yan. Oh. And ito, Secret, yung kanilang pang-apat na pick. Sino kaya? Siguro mid. Ang kukunin nila dito. Para kay Midwan, no? Si Midwan, yan yung talaga eh. Di ba siya yung unang nakapag 10k MMR dito? Si Abed? Sa C. Oo. Alam ko siya sa C eh. Hindi, kumbaga siya yung konti-konti lang nilamang ni Abed. Pero palag-palag siya. Pero, uy! Medusa! Carry muna ni Nisha, no? Si Nisha. Oo, si Nisha. Ano masasabi mo sa Medusa na ngayon? Okay naman siya. Kaya lang pang... Uy. Sige. Salto block. Ano? Si Medusa kasi maganda rin siya ngayon, lalo na dito sa Chongqing Major. Di ba nakikita natin madalas itong Medusa? Pwede na siya pang late game talaga eh. Pero depende pa rin sa discarte talaga ng mga solid teams natin. Maganda siya. Yun nga yung sinabi mo, di ba? Napakasakit din nung yung sa Mystic plus Snake. Plus 35%. sobrang sakit nga nun. Dalawang banda lang, ubos na yung mana nyo mga sir. So talagang kailangan... Papigilan itong Medusa. Talagang papauwi ka dyan eh. Mm-hmm. And may nanalo na, no? Yan, no? Si Salto Block. I-check mo yung inyong message. Sigurado meron dyan message. Para maibigay nyo yung details nyo and maibigay sa inyo Dota Plus. So, yan. Congrats. Mm-hmm. Mamaya meron ulit. Oo, Arcana naman. Mm-hmm. Dyan lang kayo. And tingnan natin. Eto, binandito ng E-Home yung
Ember Spirit. Yung Ember Spirit, hindi natin masyado nakikita yan, ha? Oo, ngayon. Hindi masyado. Pero kasi si Midwan, eh. Nag-eh. Oo. Oh, kumbaga, pag Ember Spirit, pag Midwan, Ember Spirit, naisip mo rin na isa sa mga signature hero niya. Mm. So, respect ban yun para sa iho. Mm-hmm. And eto, tingnan natin. Last ban dito lang ng Team Secret will be Sniper. Kasi yung e-home na yan, kung ano-ano talaga mga hero niyan eh. Oo, may SF, di ba? Mga ganun. Draw. Draw down ni ASD. Draw. Kaso, magbe-benefit lang sa aura niya, yung Jack Hero eh. Mm, parang hindi masyadong may impact pag sa Clash. Oo. And tingnan natin, eto. Team Secret, kung ano yung kanilang last pick hero ni Midwan or carry netong si Nisha. Depende kasi sa Medusa eh. Pwedeng i-mid, pwedeng i-carry. Oo, pwedeng i-adjust. Anong Red Bull? Hi Nancy daw and Dumbring. Oh. Ina mo! Grabe. Buisit! Ako na nga nagbabasa, nabasa ko pa. Medusa daw dapat ipipick na i-home, naunahan sila. Inunahan na sila, no? Ha? Lahat kami dito, inuubo na? May epidemya yun, no? Uy! Pak! Pak ni Midwan? Food poisoning common strat ng mga Chinese para manalo. Aw! Grabe ka naman. Ganun ba yun pag Chinese? And Midwan pak! Yung gagamit dito. Uy, shoutout kay Darkstar dyan ha. Nagbigay ng thumbs up. Uy, thank you, thank you. 5 seconds remaining. Doombringer na caster. May virus si Kuya Nick. Meron yan. All in sa Medusa daw. Sabi ni Dylan003. Ito na, last pick dito ng e-home. Ano ba mga maganda against sa pack? DK? Oo, mga ganun, DK, mga hindi mabilis. Yung di mamatay na sa gitna. Or SF ni ano, ASD. Oo. Yung kahapong SF niya, sobrang explosive eh. Papasabog eh, no? Uy, draw Ranger mid na naman sila. Maganda rin to against Pac, di ba? Sige, i-dodge mo yung normal. Pagkatapos na wala na, no? Oo. So, tingnan natin kung ano mangyayari dito. So, Pac versus draw Ranger sa mid lane. Make sure na i-share nyo live stream natin, mga sir. Mm-hmm. You know? Draw versus Medusa. Yan. Ano, so, tingnan natin, mga sir. Grabe namang hula si Angelo Flores. Ano sabi niya? Sabi niya kasi draw daw. Nako, nanonood sa English yan. Advance mag-isip yan. Advance mag-isip, no? Mga ganyan, ako. John Mark, uy, thank you. Tagadasma ka rin ba? Aw? 5 seconds remaining. Manikang binuo. Ano yun? Tuwanto Secret. 2-1 Secret. Nako. Hindi, 2-0 to Secret. I'm came from the future. Ayan, maniwala kayo sa prediction ni Kuya. 2-0 Secret. Solid yan eh. Sino nalo sa raffle? Mayroong pangalan yan. Nakalimutan ko sino. Si Black. Salto Black. Yon. Mamaya, maya ka na. Giveaway pa. Abangan nyo lang. Pagkatapos ng series. Or pagkatapos ng game. Maganda pa sa gabi si Ate Lai. Uy! Uy, thank you, Mark Andrew. San ka nakabet? Nakabet ka ba, Koyalo? Wala, di tayo wala na akong pambet eh. Hindi namin mabuksan yung account namin sa loot.bet, pero sayang. Alam ko, meron pa kaming ano dun eh, kukunti pa eh. Sayang naman. Pwede pa yun eh, no? YOLO mo, no? Kailangan ko lang maisip kung ano yung ano namin. Gagawa tayo nun. Bukas siguro, magana tayo. Mag-loot.bet tayo segment. Bebet tayo every before game para sabayan nyo kung gusto nyo. Kung talo, walang sisihan ha. O, ito, sa Radiant side natin, pakilala muna natin ang e-home, mga sir. The Bucharest Minor Champion, Ego. Yung gagamit dito ng Faceless Void.
Fate Beyond the TI6 at Yaya 6 nga champion. Dark Seer yung gagamitin niya dito. Etong si Destiny, isa sa mga magagaling ngayon to na support eh. Jack Hero gagamitin niya. Innocence naman para sa Elder Titan. And then etong Draw Ranger ni ASD. Oh, it's a secret naman na Kuala Lumpur runner-up and marami pang placements sa mga major at minor. Papi sa Shadow Shaman, Yapzor sa Tiny, Nisha ang magme-Medusa, Zai sa Doom, at si Midwan naman ang magpapak. Oo. Runner-up nga po sila ng Kuala Lumpur Major, mga sir. And ngayon, kita-kita naman natin, maganda pa rin yung kanilang performance dito sa ating tournament. Oo, upper bracket pa rin. Consistent. Woo! Hirap ng may ubo. Taga-Dasma po ako. Yan. Dasma Wars, no? Dasma Wars. Kung saan maraming ano. BBG. Ay, sorry, sorry. Sorry. Dami nun eh, no? Di ba? Parang mga tuksuan kasi nila eh. Parang sabi, doon daw maraming ano, ganun. Tapos puro away, di ba? Pero puro ambalang naman. Puro ambalang? Aw, ambalang pala kayo mga ano dyan eh. Alam ba, awayin nyo naman sila eh. Oy, joke lang. Charot lang. So ito, Darkseer. And ito nga si Innocence. Tamang kulit lang sila dyan sa mid lane naman. Draw Ranger pack yung magkasama. Ah, magkalaban. Oh, naku, naka-normala na dito. Buti na lang, wala pang rotation sa mga support. Pero uy, grabe naman yung wards dito. Wala man lang wards doon sa gitna. Nasa may bandang papuntang rune, yung wards. And ito, mid-one. Grabe, mid-one, oh. Grabe naman yung ka-aggressive naman itong pack na to. Grabe man, darag talaga ito. Oo, tingnan natin, may orb na siya ulit. Magagamit ba ni mid-one yan? Uy, naku, napilitan siya mag-fairy fire doon. And then, may kipi dito yung Jakiro. Let's see. Ano ang gagawin dito na itong si Destiny? Oh, pinikulta niya yung pack. Tamang kulit lang yung kanyang gagawin dito. Oh, pero merong orb out. And hindi na mahahabol yan. So medyo na bosset dito si Destiny. Napatipis sa mid. Oh, pero okay lang naman. Mukhang hindi naman siya lang kailangan ng faces boy sa bottom lane. Oh. And ang ganda nung ginagawa dito ni Fate Beyond and Innocence. Yung dalawang TI6 champion. Magkasama doon sa top lane, tamang kulit lang ang ginagawa. One pa lang. Opo, first game dito. Mm-hmm. Upper bracket round 2. ASD. And ito si Destiny, magkasama sila sa gitna, pinapahirapan nila yung pack. Pero mid one, still, dyan lang siya, tamang pa-level lang muna. Okay. Lamang sa last hit yung Draw Ranger kasi marami na namin test yan eh. Si mid one dahil sa hinahabol siya. Oo, oh, nag-chase siya ng second eh. Wala pala ako tubig dito. Diyo nga, kuha mga tubig ganun eh. Sasabasat lang nila muna ko eh. Kahit saan. Oh, ingin mo kaya no. Oop, dito sa... Oy, nakita yung rotation dyan. Ah, hindi. Ano pala yan? Si Jakiro pala yan. So dito, Yapzor nag-rotate sa bottom lane. So tatlo na sila rito, Papi and Yapzor combination. Ako, nagkasabay sila ng disable dito. Pero end up pa rin ata yung kanilang damage dyan. Innocence. Maba first blood dito and Papi pa yung makakakuha nun. Medyo naipit siya dun sa loob. So magandang start na to agad para sa secret. Yun na nga mga sir. Shoutout sa inyong lahat dyan, Vince Kesher at si Jello Villena. Yeah. Nag-rotate na rin kasi si Yapzor dahil doon sa top lane wala silang magagawa ron eh. Bumabackdoor na lang itong Darkseer. Mahirap din naman patayin kasi yung Void with the time walk. Oo. Wait lang ha. Ay naku. Grabe naman yung patay, di ba? Grabe naman. Kung kailan umiinom, saka magkaagarahan. Walang iya. Dami avalanche doon ni Yapzor. Uli na naman. 2-0 na po mga sir. E-home is down ng dalawa. So kailangan nila makabawi-bawi dito. Pero ito, Innocence, nagbabalik sa lane natin. Igo naman. Maganda naman. Ay, hindi pala nakapag-perform. Ito nga ng Faceless Void. 7-1 lang. And bago yung hero niya. Kasi... Void. Oo, tatlong game kahapon,
puro siya ano eh, Visage. No, Visage. Oh, pero kanina nalaban kasi yung Visage. Pero hindi din nila priority pick. Ayos ba yun? Mayinom tayo eh. Sakta eh, no? Oo, and eto, tingnan natin yung Darkseer. Ang ganda pa rin ng farm doon sa top lane. Pero yung Doombringer, ganun din naman. Kaya naman niya takihin yung, to, yung damage ng mga creeps doon eh. May regeneration din naman siya sa Devour. So talagang okay lang na okay lang sila parehas dyan. Yun nga lang, si Fate Bian, ito yung ginagawa. Mag-lane creeps, then mag-side creeps din. So nakakalamang talaga siya doon sa Doombringer. Oh, talaga namang easy top net worth para dito sa Darkseer. Oh, oh. Pero pag nakapag-level 6 na yung Doom, kayang-kaya niya namang isolo kill yun. Oh, pero ito, yung rotation ng Tiny doon sa gitna, nakita yun eh. Spotted doon sa wards na nilagay dito oh, ng secret. So nag-iingat-ingat lang yung Ranger. And nakita niya na ulit, dumaan doon yung Tiny, paalis. So okay na ulit siya sa gitna. And tingnan natin, Papi and Yapzor going sa bottom lane. Innocence yata yung mahuhuli nila dito. Tingnan natin, Papi. Oh, oh, cameraman oh. Yun oh, nakita na natin yan. And the Shockers will be committed dito kay Elder Titan. Yapzor medyo malayo pa, pero hindi na siya kailangan. Nisha, yung makakuha ng kill na yun sa bottom lane. Sakit din ang ginagawa dito ng Pop, ng secret, pati ni Papi. So, ang kulit eh, parang ang kulit, no? Basta may mahuli, wala na eh. Ang hirap para sa side ng Ihome na mag-contest. Dahil wala pa ata silang disable dito. Oh, wala pang wala pang ice path. Ito si Jakiro. Ito namang si Elder Titan, siya yung laging ginugo. So wala rin siya pang stun pa pala dun. Third skill yung una niya nilagyan. So talagang pag sinakers itong kung sino man, walang pang-cancel itong side ng Ihome. Tsaka alam ng secret yun eh, na walang magagawa pa dito yung Jakiro. So, hanggat may makakuha silang opportunity, kukunin talaga nila. Oh, dapat ganun eh. No? Basta may opportunity kayo mga sir, i-grab nyo na kagad. Diba? And ito, in terms of level, lamang dito yung dalawang offlaner, pero solo-solo lang kasi yan. Para sa po sila dito ng level 7, level 6 na yung Draw Ranger. So, yung marksmanship niya, meron na yan. So, kaya niya na mag-neutral. And then, etong pack, level 6 na rin. So, magkakaroon na ata na rotation yung pack dyan mamaya sa gitna. Oh, so, since ang dalawang offlane na lamang dito sa game na to, kailangan lang dalhin ng offlane ang mid game dito para sa course nila. So, grabe naman nga si Sai dito. 5 minutes, mayroon na siyang Midas. So, talagang, magkakaparman lang pala kami, ha. O, sige, farm na lang muna din ako. Sabi dito ng Doombringer. Ang bilis ng farm niyan. May Midas, may Devour pa. So, mayaman yan mamaya. Si Zai. Radiant's bottom tower is under attack. And ito, tingnan natin. Nisha. Tamang farm lang din sa bottom lane. Pero nanguna pala yung Doombringer sa ano natin. Network natin. Kasi yung Devour, yung bonus gold nun. Mas lumalamang yung Doombringer. May Midas pa. Grabe yung discarte ni Zai dun, ha? Oh, pero isipin nyo, ha? 73 last hit yung Darkseer. 58 lang yung Doombringer. Pero sa in terms of network, oh, lamang yung Doombringer. Dahil siguro, yung Devour nga rin niya. And meron na rin siya Midas. Talaga nga dodoble yung kanyang gold. Sobrang bilis ng kanyang item dyan. Naku, yung impact ng Doombringer dito, mararamdaman natin mamaya yan. Ngayon, meron na rin siyang face boots. Fate Bian, ano yung kanyang binuo? Meron siya doon Vanguard. Pero sa gitna, may rotation. Ito si Papi and Yapzor. Yun nga lang, nakaramdam si ASD. Kaya nag-back siya muna ron. Oop, maispatan yan. Ito na, Papi and ASD magkakakitaan. Pero meron dito ng silence. Papi, sinakil na rito. Itong Draw Ranger, yun nga lang. Merong ice path na to cancel the shackles. And Papi will fall. Mid one, delikado din. Grabe yung damage dito ng ASD. And patay yung dalawang hero dito ng secret. Pinilit nila yun. Oh, masyado silang nag-overextend dun sa malapit sa pa sa shrine. At okay, kayang-kaya namang magtipi ng Ihome dun. Kaya nga eh, natipihan sila ron mga sir. And masyadong malalim, no? Yung Tiny, malayo eh. Malayo ang kanyang posisyon. Hindi talaga siya makakalapit dun sa may Draw Ranger. Hindi siya makakapaghabol ng disable dun. Ang ganda rin, meron ding raindrops itong si Draw Ranger. So talagang maninigate siya ibang damage na ibinigay nung secret dun. Oh, so maganda na rin bawi yun para sa Ihome na bait ni ASD yun. Yung dalawa doon, si Midwan at si Papi. Oo. Pero ito, Doombringer going for
Vanguard. Oh, Vanguard. Yung kanyang next item. So, pangunat lang din muna siya. Oh, so, marami rin kasi physical damage dito ang Ehome eh. So, Vanguard lang. Oh. Pakunat lang. Yung Draw Ranger, sobra yung physical niyan. Plus, ito pang carry pa pala nila, yung Faces Void. Oo. Oh. Op, ito, si Ego naman. Tamang kulit lang dito si Papi. Hindi naman na yun siya shackle siya. Ay, sinakel! Gusto mo labanan! Pero makakatalo niyan. Pero ang sakit din ng damage nung snake eh, no? Oo. Hmm. Nahabol, Ice Pot, nagko-connect. And si Fate Bian, umahabol din dito. Ito na yung Iron Shell. Nisha, ubus na yung kanyang mana. May vacuum pa dito. Pero bigla nandito na rin yung Doom at na-Doom dito si Darkseer. Ego, Delicado, pero may Ice Pot dito si Destiny. Makakaligtas ba? Yung Jakiro ata ang hindi. Pero Ego, eto na yung time walk niya. Plus the TP out. Wala na pong pang-cancel itong side ng Secret. So, Jakiro lang yung namatay dun sa engagement natin sa bottom lane. Oh, so, not bad para sa Team Secret. At least, nagamit na nila yung Doom and Die. Oo. At mukhang magpupush pa nga sila ng bottom eh. And tingnan natin, ito, Doombringer. Bottom lane naman yung ipupush nga nila dito. After nilang pumatay, sila naman ay magkukuha ng objective dito. Yun ang maganda sa side ng Secret. Oh. So, as long as may opportunity talaga sila, mag-take, kukunin na nila either kill man yan or tower. Oo, kaya kailangan eh. Objective gaming, hindi yung pagkapatay nyo o farm muna. Farm lang. Naku, ang daming ganun eh. Ang dami nating nakikitang ganun, di ba? Kailangan, yan yung matutunan natin. Yung pagkapatay, objective, and ito yung stamp kay Absor. Pero mapapatay ba nila itong Tiny? May silence na binigay, pero enough ba yung kanilang damage? Kaya yata! Pero may avalanche okay, dito and toss back. So, Yapsor, okay lang siya dyan sa top lane. Oh, feeling safe naman siya eh. Kahit mag-isa lang siya doon. Mm-hmm. Since tanky din yung Tiny. Ayun oh, welcome sa mga newcomers. Change name lang tayo. Yan, sabi ni Dylan 003. Yan, tulungan niyo yung mga bago na subscribe or follower natin dito sa ating channel. Turuan niyo sila kung paano yung pag-change ng name, mga ganyan. So, marami salamat din sa mga tumutulong dyan. Oh, tsaka para pag sumali kayo ng giveaways, di ba? Makikita namin, Pangalan nyo. Baka kasi number yung pangalan nyo, mayari tayo dyan. Oop, yung Chronosphere binigay na dito sa support. Gusto lang nila kumuha ng kill. Kanina pa raw sila napapanis yung kanilang mga skills. And Papi, pinapatagal pa yung kanyang buhay, pero mamamatay pa rin yun. Pero Fate Bian, payo nakakuha ng kill na yon. Kamalasan naman para sa Faces Void. Oh, good objective na rin para sa Ehome. Nagamit na rin yung Chrono, finally. Oo. Oh. Wala eh, walang chance para magamit eh. Kahit gamitin mo sa core, hindi mamamatay kasi. Oh, hindi enough yung damage. Uy, ang sarap naman nung stack dito ni itong si Nisha. Tingnan natin. Ay, naku. Yan yung malakas kasi sa Medusa eh. Yung pagkuha niya ng mga stacks na yan. Hindi kasi nakakontest eh. Mahirap kung i-contest yung ganyang kalagayan. Oo. Oh, masakit din yung neutral na yun eh. At saka as long as hindi alam ng opponent na kumukuha ka ng stacks, talagang yayaman ka. Oo, oh, yun naman eh. Kailangan dun sa lineup mo against Medusa, meron ka pang contest dun sa stack, no? Kung kukunin man, or kaya yung mga support mo, dapat nabablock nila yung mga Asian Cup na yan. Pero wala eh. Sa Ehome, wala sila ngayon ganun. Pero yan, sa bottom lane, mayayari ata si Destiny dito with the shackle dito si Papi. And mamamatay nga po yung Jakiro dito sa bottom lane. 3-5 score natin. 5K network lead in favor of Secret. Pero yung karamihan ng gold na yan, nandun sa may Doombringer eh. Oo, nasa Doom talaga. So, maganda ang ginagawa talaga ng Secret ngayon. As long as may nakita sila sa map na mag-isa, go agad sila, magsasama lang yung support and offlane. Oh, alam nila na kailangan din mag-farm ng Draw Ranger. Mm. Yung Faces Void, sobrang aggressive kasi nung lineup nila dito eh. Draw and Faces Void. Parehas na hero na kailangan ng item. Mm-hmm. And ngayon, hindi naman sila naging lamang sa una. So kailangan nila mag-farm. Pero eto na yung Split Earth. Magko-connect ba yan? Yes po. Pero makunat nga yung Doombringer. Yun pa yung inuuna dito ng Ehome. And, pero ito na lang daw. Si Yapsor na lang daw sila. Change target na. Mamamatay dito. Itong si Innocence. And the call committed by Midwan. Buyback committed by Elder Titan. Yung Ice Pot hindi magko-connect. Sayang naman.
and Papi. Siya yung hinahabol dito, yung orb hindi magkoconnect pero Yapzor gusto niya pumalag dito. Papi will fall pero may stun din si Yapzor at mayayari yung Tiny. Kinulang na sa damage yun Secret, wala doon yung Medusa. Doombringer naman ngayon, kahit makunat ka, pwede ka namin tiyagain. Sabi dito ng E-Home and mamamatay nga po si Sai. Double kill para dito kay ASD at nakabawi bigla yung E-Home doon sa engagement sa bottom lane. So 3 heroes down para sa E-Home. Nag-attempt na mag-take tong Secret sa baba pero medyo kinulang lang. Oo. And worth it yung buyback dito ng Elder Titan na dito sa E-Home. Oo, siya na yung namatay. Para makaka-comeback sila doon ng kill. And yun na nga po mga sir. In-outnumbered nila yung Secret doon eh. Alam nila nag-perform pa yung Medusa. Sige, buhos muna tayo lahat sa bottom lane. Sama-sama na tayo. Yariin natin to. Oh, so, buhos na lahat. Diba? Mm-hmm. Naku-cooldown naman eh. So, make sure mga sir ha, na gamitin nyo rin yung ating promo code doon sa loot bet. Ayan o, oh, para naman doon sa mga nag-bet dyan ng real money. Eh, eto, may bonus kami sa inyo. 50 euro, gamitin nyo lang yung promo code na Lupon. Ayan o. Oh. Sarap naman. Pero eto, si Innocence, hindi masarap yung buhay niyan. Oy, naku na hex pa siya at na-cancel yung kanyang stun. Kung na-stun niya siguro yun, plus TP out, maliligtas siya. So, yun na naman ang magandang nagawa ng Secret. Pitas na. Oh, another pick off. Yun ang kailangan nila eh. Pitas-pitas gaming lang talaga eh. Pero ito, Doombringer, sobrang yaman. And Faces Boy naman, going for Yasha. Darkseer, meron na siyang Crimson Guard. And then, next item niya rito, Lotus Orb kagad. Mm-hmm. Alam niya, kailangan niya ng Lotus Orb para sa Doom. Pagkalagay niya nun, siyempre may ilang yung Doom na may i-Doom siya. Mm, tsaka maraming disable dito ng Secret na pwedeng i-Lotus Orb. Oo, pero ito yung Silence. Buti may Avalanche dito si Yapzor. ASD, nakulong. Good kulong by Papi, dalawa pa yun. Forever kayo magkasama dyan. And Fate B yan, mamamatay po. May maganda sanang vacuum. Pero walang follow-up para sa side ng Iom. 3 rows down para sa kanila. Yung mahabol pa dito si Sai. Ito na yung Doom. Ibibigay ba? Ibigay muna yung... Oh, hindi tumama yung stun. Kaya out na lang daw muna. Hindi din daw worth it. Napatay ng Doom. Ito nga si Jakiro. So, si save niya na yun para sa core hero dito ng E-Home at nakuha pa nila yung bottom. And the Tiny completed na yung kanyang dagger. Ayan, napakadali na para kay Yapzor makapag-initiate dito. Avalanche to. Yung farm ng Faces Boy sobrang layo mga sir. Oo. 5-7 lang yung kanyang pera, oh. At pang 7 pa siya sa network. Naku, mahirap yan ngayon. Kailangan patagalin to ng E-Home. Hindi kasi ito yung parang kahapon against sa Fnatic nila lineup eh na yung Visage konting item lang sama-sama sumasama siya lagi eh. Pero ito kasi si Ego ngayon yung hero niya Faces Void and kailangan niya mag-farm. Yun nga lang yung item niya rito mga sir, Yasha going for Manta style, hindi siya din magkupuri. So sobrang tatagal talaga yung kanyang item niya dito. Medyo mahirap din ngayon ha. At ito nga ang Secret 1 kill away na lang para sa 10 first 10 kills. Yan ang mga inaabangan ng mga Betlords natin dyan. Mm-hmm. Sana lang oh. Oo. Kanina ba kayo mga nakabet dyan mga sir? Pakita naman, pabulong naman dyan mga sir. Sino mga nagbe-bet dyan at saan kayo bumet? At ito nga ang Secret, maganda yung mga offensive wars nila dito. Oo. Ayun ko, tama naman oh. Sobrang aggressive oh. Mm-hmm. Ito yung words nila mga sir. Oh, ito oh. Kitang kita yung kaluluwa ng ano ah. Oh, E-Home. Ang gaganda. Well, ang E-Home, ito naman yung kanilang words. Oh, ayan oh, medyo defensive. Oh, ito talaga nga lamang in terms of map control. Mm-hmm. Ito nga side ng Secret. At up na nga yung Serpent Wards. Pwedeng-pwede sila mag-take dito ng Tier 2 mid. Ayun, kita mo yung mga nagtitipis sa gitna. Alam niya ng Secret. And ako, na-toss back agad dito. Itong si Faces Boy, mamamatay ka agad. Si Ego doon, mga sir. Wala namang detection. Wala namang wards doon yung ano, Secret. Pero nakaramdam. Itong si Absor, kaya nayari siya doon. And Doom, committed dito kay Faces Boy. Out na lang muna ata itong E-Home. Hindi nila magagamit yung Chronosphere dyan. Kaya...
Magbaback na lang muna sila. Pero kita nyo naman, bayad na bayad yung words dyan. ASD Delegado, eto na yung double coil, double avalanche, double kill para dito kay Absor. Grabe naman yun. Bayad na bayad yung words dun. 75 pesos lang yan, mga sir. Isipin nyo yun. Pinanalo kayo ng 75 pesos, no? Ah, 75 lang ba yan? Gano'n ba words ngayon? O, oh, 75. Buti, tama ako. Kundi na, bobo na naman ako ng mga nanonood dyan. Ito nga, parang medyo nagpo-push type na itong secret since alam nilang pang-farming itong course ng Ihome, no? Hindi pa kaya nga sumabay eh. Oo, talaga hindi. Diyos ko. Tsaka sobrang yaman ni Zai. Oo, oh, may avalanche. Ito na yung grupo ng Ihome. Pero ay napayan, makunat. Itong Zaitan Secret, walang namatay doon sa combination nila. Parehas pang core kasi nahuli. Grabe, oo. And tingnan natin, Nisha, magamit yung kanyang ultimate dito. Wala na siya mana, pero makakapag-back itong side na secret. Mukhang okay na muna sila dyan. Tier 3 tower, hindi na masama. Nagamit pa yung mga big ultimate na itong Ihome. So, good objective doon. Good initiation na rin para kay Midwan at Papi doon. Yung Serpent Wards plus Double Coil. Napaka-useful. And yung Stone Gaze doon ni Nisha, yun yung nag-save sa kanila doon malapit sa... initiation ng Ihome. Muntik na silang mapitasan. 3 seconds na lang, nag-buyback pa yung Draw Ranger, no? Grabe, no? Ang masama pa doon, wala silang napatay. Oh, Diyos ko. Masama. Heist. Medyo nahihirapan ng Ihome ngayon. Tilted data ang Ihome. Hindi mo rin masisisi. Sobrang lakas din kasi ng Ihome, ng Secret. Oh, malakas talaga yan. Plus si Papi, ano pa yan? TI winner din. Oh, Captain, pero ito lang. Diba? Uy, silence. Ay! Yun o, tinamaan na silence pero nakapag-dagger out. Bakit hindi mo lang sinilence agad? May Yules kasi. Parang pinaglalaroan niya lang, oh. May Yules din eh, wala. Hindi rin nila kaya patayin pala yun, yung pack na yun. Kumbaga nangangarap sila ron. Kahit kasi tamaan ng, silence kagad, may Yules scepter eh. Nag-attempt sila dun magano ha, pumasok ha. Sila Yapzor, pero natamaan siya ng Astral Spirit. Pero ang kailangan nalang naman dito ng Secret Roshan mamaya. Oo, Roshan. One more advantage para sa Secret. At mukhang makukuha pa nila ang top tsaka bottom. Ito pa, Yapzor, may tossback siyang ginawa rito. Oop! Innocence, patay pa rin yan. Ay, ginamit pa dito yung vacuum. Ay, yung wall. Grabe. Anyari na rito. Mga ano na. 93 seconds pa. Oh, another vacuum. Pero masakit din yung illusion. Kaso ginamit mo. Hindi, ngayon mag-erosion na itong side ng secret. Wala kayong wall. Mga hindi na nila mako-contest yan. Nako. Alam naman ang Ihome na nandun. Pero nga lang, alam, paano nga gagawin nila mag-contest dito? Ito, yung Elder Titan. Mabubuhay, so pwede siya mag-astral dyan. Okay, tama na. Ayan na. Pwede. Ayan, tamang boss it lang yung gagawin yan. Stun? Radiant's top tower is under attack. Pero andyan na yung Void. Buti yan, dito ML na nag-regen yung yung buhay. Hop! ASD, nahuli siya rito. May detection. May dust. Itong si Absor, handang-handa yan. NASD will be fall sa bottom lane. And killing spree para dito kay mid one. Grabe doon naman kasi siya nagpa-farm, di ba? Sa jungle pa ng secret. And sobrang basic lang para pumatay dito sa secret. May mga dagger na yan eh. Oh. Yung position ng Draw Ranger dito, sobrang delikado talaga. Tsaka napakataas ng lamang nila. 19,000 na agad. 23 minutes pa lang. Ang ganda na pinapakita talaga ng secret ngayon. Oo. Babalik na ata si Mira kayo. Ako, malabo na yun. Next, na yun? Next tournament na. Oo. Personal issues eh. And tingnan natin. Ito na, pumapasok na dito si Nisha. May wall na ginawa. Pero nasaan? Yung ito na ata. Yung combination. Uy, mag-isa lang. Bakit mag-isa lang? Plus yung stamp, hindi pa tumama. Oo, talagang pinit na pilit. Parang desync yung galawan nila. Oo nga, hindi masyado eh. Yung SS, mabibitaw and then walang follow-up. Mm. Yun yung nangyayari ngayon sa Ihome.
Sa kailangan natin may mga chronosphere na isa. And then yung mga magkakalo, mga susunod, yun yung i-go. Oo, pang maramihan ng ganun. Pero ito na, Roshan, kinukuha na po dito ng secret at mapupunta yung Aegis dito kay Nisha. Madali para sa secret. At mukhang hirap na nga ang ihong ngayon. Payag ka, boss. Alo, mag-standing ka sa liquid. Ay, ayoko, mga sir. To, siyempre, kasi mga kunyari, ako, kasama ako doon, sasali ako, di ba? Auto-win kasi yun, mga ganun eh. And TNC yung kalaban bukas. Siyempre, ayoko naman talonin sa yung TNC. So, out tayo, kahit kunin tayo. Respect lang. Respect lang sa TNC, mga sir. Kayo naman, oh. Easy win kasi, kahit ako, tapos limang apat na ano, na putyo-putyo lang, panalo pa rin eh. Ganun kagaling. Uy, Yapsor! Nagmatabang siya rito pero may TP. Ay, na-cancel! Ay, may Yule Scepter naman sa sarili yan. Dagger out! Yun nga lang, mayroong ice bat. At mamamatay doon si Yapsor. Ba't siya nagdun, no? Masyado malayo. Ang masyado na siya malalim doon. Bayad na bayad. Eh, siyempre naman. Sulit ang bayad. Inoopera niya tayo eh. Yung premium daw ng TI sa akin na lahat. Lumarula ako. Ayoko. Cash lang. Tamang chill lang, no? Para sumali sa Arcana giveaway, mamaya po. Sumali kayo after ng series natin. Meron tayong Arcana giveaway. Basta SK daw hero mo. Panalo. Kahit anong hero? Mapatekis man yan. Oh, Diyos ko. Kahit exotic hero pa, oh, no? Support SF, pwede rin. Aura-aura lang. Graves type, no? Lahat. Oh, eto na ata engagement. Ang ganda naman nung ano na yun. Lotus Orb, patay dito si Papi. Meron nakapag-ultimate yung Medusa and out na muna dito yung Iom. Gating ginagawa nila. Naku, nahuli naman yung Draw Ranger dito sa top lane. Kahit na may Blink Dagger siya, na-doom kasi. And wasak sure dito. Ito si ASD. Yun ang problema. So, medyo unlucky nang nakuha dito ng secret. Oh. Though nakuha si Papi doon. Si ASD namatay eh. Kaya nga eh. Yun pa yung naging kapalit mga sir. And 500 gold yun oh. Para kay Yazai na sobrang yaman nung Doombringer. Siya talaga nagdala eh, no? Oh, 23k network lead para din sa secret. Hindi ko alam kung paano pala makakabawi itong e-home. Hindi rin kasi, grabe rin kasi itong ano, e-home eh. Itong secret eh. Oo. Oh? Tsaka meron pang ages oh. Hindi pa rin napapap. Ano, normal pa? Eh, butterfly yan! O sige, patay ka ngayon! Nakapag-Yusef, ay, nakapag-Manta style, pero hindi siya makapag-out dyan! Hindi siya makakatalon dyan! Eh, patay! Normal ka kasi normal, ano ba naman yun? Eh, naku! 67! Ginagawa nun ni Igo. Masama pa dun, wala siyang buyback mga sir. And ngayon, eto naman yung Darkseer. Hindi ganito yung e-home kahapon, ha? Grabe. Lakas nun eh! Pero nayayari sila dito ng secret. Grabe rin kasi performance dito ng secret. Parang piniglalaro na lang sila dito ng secret. Basang-basa nila yung kalawan dito ng Ihom. At ngayon, hindi pa tapos. Uy, hinda. Tapos na pala. GG will be consigned ng Ihom. 1-0 na po mga sir. Grabe na ba? And secret. Game number 1. Makukuha nila dito. 27 minutes. 29k network lead. Sobrang lakas. Grabe ah. Medyo siguro nahirapan din mag-draft tong Ihom eh. Kasi itong secret, alam naman nila na solid yan. Dati pa. Oo, yung parang yung last pick nila Draw Ranger, napilit eh. Pinilit ang ata nila yan kasi yung hero dito ni Ego, farm na eh. Farm na yung gagawin niyan eh, Faces Void. Tapos? ASD na Draw Ranger, kailangan din mag-farm yan. Oh, parang siguro naisip nila na comfort hero. Oo nga, comfort hero. Pero when it comes to team fights, kaya ba nila itong lineup ng Team Secret? Diba? Meron silang disable, may pang-push. Kaya na siguro nila kung 5v5 na team fight. Oh, ang problema mo nga lang, yun ang problema. Pang late game kasi eh, no? Void yan eh. Pang kailangan ng farm. Eh, sobrang daming item kaka-design. Oo, yung unang pa. Problema nila eh. So,
parang mali yung strategy na mag-backdoor ito si Fate Bian. Diba? Sobrang yaman ng Zai eh. And then, yung si Nisha, magka-farm din yan eh. Eh kung sasabayan mo ng farm, draw Ranger against Medusa, lugi. Oo, lugi talaga yan. Tsaka hindi nga katulad kahapon ng lineup nila na draw Ranger lang yung magka-farm, si Ego, yung Visage. Oh, Visage. Na aganims lang, ganun lang, di ba? Yung familiar lang, palag-palag na. Eh, wala, di ba? Ngayon, lahat sila gusto na mag-farm dito. Yun, nayari sila ng secret. So, pinaglaruan lang sila doon. Napakabilis. 30 minutes. Actually, 27 minutes. Oo. And so, napakalaking gap doon sa pera. Alam mo talaga na sobrang yaman ng secret doon, mga sir. And yun nga po, doon magtatapos yung game 1 natin. Team Secret, yung makakuha noon. Pero tingnan natin kung makakabawi ba itong e-home. Mamaya sa ating game number 2, yun na yung susunod, mga sir. So, huwag kayong alis. Short commercial break lang kami, mga sir. And we will be right back.